Madame. 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 Ling. Elena, ang ginagawa mo rin. Gusto ko lang makinig ng presscon. Don't worry, hindi ako mag-iingay. Dito lang ako. Augustus. Madam. Nasaan si Captain Salonga? Buong araw ko po di nakita, madam. Alpong kababayan, ilang taon din na nakakalipas na magsimula ang aking administrasyon. Isang liderato na ibinibigay ang hustisya sa lahat ng mamamayang Pilipino. Dahil dapat lahat ng Pilipino ay pantay-pantay sa mata ng batas. Anong sinasabi niya? Bakit, madam? Hindi yan yung hininda kong speech para sa programa ng foundation ko. Ngunit alam ko na may mga taong inaakusahan sa krimen na hindi naman nila ginawa. Hinusgahan sila ng publiko kahit hindi pa niya papatunayan na sila'y nagkasala. Madam, itutuloy pa ba natin ito? Di ba dapat itigil na natin ang press con? Huli na, Art. Pagpipiestahan tayo ng mga press kapag tinigil natin to. Sige lang. Makinig kayong mabuti para lalong bumaligtad ang mga utak niyo sa mga susunod na mangyayari. At isa na rito ay si Renato Hipolito. Bakit niyo binanggit si Renato? Madam, I don't like what's happening. Hindi na magandang biro ito. Si Renato Hipolito ay isang dating tapat na opisyal ng gobyerno. Pero nadungisan ang kanyang pangalan dahil sa ikinakalat ng mga kasinungalingan ni Cardo Dalisay. Si Cardo Dalisay ay isang kriminal na siyang tumakip sa anak ni Executive Secretary Padua. Ngayon nakikiusap ako sa inyo, mga kababayan, na kung maaaring bigyan natin siya ng pagkakataong ipagtanggol niya ang kanyang sarili. Kailangan lang voluntaryong sumuko si Renato Hipolito. At ipinapangako ko na matatanggap niya ang hustisya na nararapat sa kanya. Sir President, sumusuko po ako sa inyo. Hawak po ninyo ang buhay ko.